mabigat, sabi natin. Hindi naman. Sige ate, sige ate, Vice, bilisan mo dyan. Mandaan tayo sa nagirangan. Abangan nyo kung may nakasulat ng nagirangan. Barangay Nagirangan. Tapos, Barangay Bukaw. Hi! Oo, kamusta ka na? Siya pala nang tago ng brief mo. Natago mo ba ba hanggang ngayon? Sabi lang kami dito ni Lolo dati. Tapos nang medyo lumalaki na ako, naghiwalay na kami, doon na ako sa isang kwarto. Unang pinuntahan natin, syempre, hindi ko makakalimutan, yung dinalaw natin yung hometown mo. Na-meet namin yung mga kamag-anak mo. Yung mga kalaro ko. Oo. Masaya na ako kasi nararamdaman ko talaga ngayon. Masaya na lang talaga ako. Sobra akong saya. Silvi, anong ginagawa mo ngayon? Nabantayan po itong ring yung memory. Wala na yung kahoy. Kahoy, iniipan. Ayan, sa ganyan. Sa ganyan ko lang nagluluto natin. Kamu si Becca, pareha kayo ng mata. Ay, naku, naku! Kamata mo si Becca. Opo. Ate! Halika, mag-picture tayo. Ay! Kinala mo pa ako? Si Bibi. Ay! Kamusta ka? Si Bibi. At ikaw siya yung pinakamaliit dati. Diyan punta tayo sa bahay nyo dati. Yung nilalaroan natin. Pero pupunta kami dun sa bahay nila na tinatambay namin dati. Nasaan na? Kapatid ni PB. Opo. Kamusta? Nakakalaro nyo noon. Oo. Diyos ko! Ang tagal na, oo. Ang tatanda na nating lahat. Si Sisto nasa trabaho? Oo. May trabaho siya. Pwede pumasok? Si Sisto na nakatira dito. Ito anak niya? Oo. Ang gwapo ng anak niya. So binabaan na. Tinanggal na yung taas. Oo. Kasi may hagdanan dito eh. Di ba? Nandito yung hagdanan. Paakyat. Dalawang floor to dati, Donna. Eh, since hindi na wala nang tumitira, binabaan na lang, ginawa na lang isa. Dati may hagdanan dito. Nakikikain ka dito, for sure? Oo, dito ako nakikikain. Tapos dito rin, paghapon, dito ako natutulog. May natutulog pa rin ito, ate? Si Sisto, yung bunso nila, pero nasa construction ngayon eh. Ah, okay.
Mahangin dito. Paano nga? Oo, kasi yung second floor, nila malaki yung, di ba malaki yung bintana dati sa taas? Tapos malakas yung hangin. Tapos doon kami, nakakatulog ako dito pag hapon. Kaya yung flooring niya kahoy. Ito, June, dito ako pala nakatira, hindi na. Hindi na, may bahay. Oh, may bahay sa baba na daw. Yung flooring nila kahoy. Tapos saan yung nililiguan natin dating irrigation? Adyan, no? Di ba malapit lang yung dito? Maligo ka? May tubig pa? Baka tuyo naman yun meron. Hindi, simintado na yun. Dati mo pa lang. Ah, wala nang tubig? Meron pa. Meron pa? Simintado na. Alik, punta tayo. Punta tayo. Sorry, ate, punta tayo. Jun, punta tayo. Punta tayo. Punta tayo. Punta tayo. Punta tayo. Dun sa inyo. Huwag ka na. Dun si Adit. Adit! Tangkad mo. Tumangkad ka din eh. Maliit ka dati. Dito kami naliligo dati. O syempre, ang liliit lang namin kaya kasya kami lahat dyan. Ah, okay. Kasya kami lahat dyan. Kasya kami lahat dyan. Kasi maliliit lang kami. Paano dati yun ako? Simento? Oo, di pa simento. Wala pong simento yan. Maganda. Walang simento. Pero minsan may mga tinik. Misa may mga tinik diyan sa ano eh, di ba? Sa lupa, natitin na susugat kami. Pero maliwanag pa rin yung tubig, ha? Ay, maliliit yan yung isla, di ba? Ha? May mga isla? Oo. Oh, oh. So, eto eh. May mga maliliit din dyan. Charot. Saan galing yung tubig na to? Sa inodoro, diretso. Sa pitche. Saan galing yung tubig dito? Sabi nila, sa pitche. Tinatapo lang yung pitche. Tapos, may pinupuntahan pa tayo dun eh. Na parang, ha? Sa ilog po. Oo, oh, sa ilog. Gaano kalayo yun? Yan lang po. Yan lang po. Yan lang po. Mga 10 minutes. Tapos may ilog pa din. Meron. Punta tayo dito. Yung mga kalaro ko, yung mga kalaro kong kasama ko noon, sinamahan nila ako ulit na binalikan yung mga masasayang lugar na pinupuntahan namin. Yung ilog, yung irrigation. Mainit yung tubig, oh. Ang linaw doon, di ba? So pagkabagyo, mataas ang tubig dito, ate. Dati mataas din to, malalim to dati. Malalim to. Oo, ngayon natuyot na. Pero yung parents, malinis pa rin. Oo. Sinundo ka pa dito ni Lolo, tapos pinagalitan. Pinalo ka. May kasamang palo. Hindi, pinapayagan naman kami mag-swimming. Pinapayagan kami pumunta dito. Hindi, kasi... Pero takot talaga ako kasi sila magagaling silang lumangoy. Ikaw hindi. Tapos ako hindi, pukilangoy lang ako. Kaya pag lumalangoy na sila doon sa malalim, naiiwan na ako. Actually, malalim ang tubig dito pag December, pag nalulusaw na yung snow. Ha? Nag-snow ba rin? Oo, dito yung part na yun, nagsasnow yan. Kunyari ang Alps yun. Tapos pag magsa-summer kasi nalulusaw yung yellow. Kaya, kunyari ano, yung sunod-sunod na yung bagyo, malakas na yung ulan, malalim ang tubig dito. Oh. At saka lumalalim yung tubig dito pag maraming umiihi. Kasi yung mga naliligo rito dito rin yung umiihi. Kaya parang tumataas. So, yun yung nakakabise, no? Yung amoy ano, araw tapos ano. Tapos di ka nagbabanlaw, ilog ka. Ang saya-saya natin dito dati, no, Adi? Yung totoo. Di ba nakahubad siya maliko? Oo nga, tinatago nga ng mga ano. Nakikita mo ba yung ano niya? Duck? Ah, maliit! Maliit ka daw. Jutes ka daw, sabi ni Titi. Oo. Ate, patong mo nga sa bato nung malaman namin lang. Maraming gustong malaman to si ano eh, si Donna. Oo. Sisto, siya yung pinakabata sa amin dati, kasunod ni Jun. Sisto? Sisto. Sisto? Oo. Kamusta ka? Sa kagaling. Pumunta ako doon sa bahay mo kanina. Hindi, okay lang yun. Hindi madaling i-explain yung pakiramdam na bumalik ka sa lugar na kung saan ka naging totoong masaya. Bumalik ka sa lugar na naging masaya kang bata doon. Nabitbit ko yun hanggang ngayon. Bitbit ko yung joy nun eh.
At ano yung fairness ha, yung lahat na kalaro mo, kilala mo pa rin ang pangalan. Oo, ang pero yung kalat sa bunga. Oo. Sobra na. Pero te, ano? In fairness din sa kalat sa bunga. Nalusaw yung marshmallow sa bunga. Kasi ba mo kasi. Pero te, ano? Doon sa... Kamukha mo yung yelo doon sa ano, no? Sa frozen. Si Olaf ba yun? Oo. Siyempre, I love you. Huwag na yung Olaf noon. Uy. Daan daw mo tayo kay Manong Sili. Bahay ni Manong Sili. Silipin muna natin. Asaan? Doon ako, motor! Kamukha mo. Ganyan itsura mo ng bata tayo. Ah, talaga? Oo. Kuya, ano ako? Ay, kuya. Hi! Kumusta? Saan ka galing? Sa may picture. Oh. Hi! Sili, nandito na ho kami! Mga taga-DSW dito kami. Oh, diba? Maniningil kami ng ibon. Patapos pati yung bubong. Yung kisame. Okay. Ah, ito na yung mga picture dun dati. Ayan. Oh, ito, oh, ito ako. Ayoko. Parang ano pa to, comedy birthdays mo. Sino yan? Ako yan. Ay, ito na yung picture namin ni Lolo. Ay, wala. Magandito ang supa niyo, natatayo ah. Ay, si Petit ba to? Upo ka dyan. Ganun na to. Upo ka dyan. Piling ko, ikaw to, June. Ikaw to. Punk! Ikaw to, nakatayo sa taas. Saan naman tatapos na sa'yo dito yung pizza mo at saka yung simento? Manang Sili! Kumusta ka? Kagalunin na ba? Dear Manang Sili, hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin ang mahigpit mong yakap na muli tayong magkita. Ramdam ko pa rin ang mainit na pagtanggap mo sa akin sa pagbabalik ko dyan sa bukal na mananatiling tahanan ko habang buhay. Paulit-ulit akong magpapasalamat sa iyo dahil busog na busog ang puso ko sa kabutihan at pag-aalagang ipinamalas niyo sa akin mula noon pa. Paulit-ulit ko rin kayong ipagdarasal na sana ay lagi kayong masaya, mayapa, ligtas at may paayos na kalusugan. Masaya ako at nadala mo ako sa iyong bagong tahanan. Kaya hayaan niyo pong ako na mismo ang kumpleto sa pagpapaayos nito. Sagot ko na po ang pagkumpleto ng inyong tiles at kisame. Naway araw-araw niyo pong maalala ng isang tutoy na tuwas-puso sa inyong nagmamahal at nagpapasalamat. Kasama po kayo sa kumumpleto sa istorya at kasaysayan ng aking buhay. Kaya hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal ko po kayo. Tutoy. Ah, kailangan niya sa school? Sige, ipadalan ko siya. Papadalan ko. Para makagamit siya sa pag-aaral. O bahala ito. Oo, babalik-balik ako dyan. Pag may time. Susumpisahin ko kayo umalik. P.S. Nagpadala din po ako ng laptop para sa anak niyong si Jerome dahil napag-alaman kong kailangan niya ito ngayon sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kalain ng tutuloy. Thank you, Lord. Thank you, Tuto. Salamat po, Tita Vice, sa binigay mong sa akin na laptop. Malaking tulong na po sa akin doon sa aking pag-aaral. At
Thank you po, Tita Vice. Vice, thank you so much. Sana wag kang magbabago. Pagpadasal ka namin na wag kang magkakasakit. Marami ka pang matulungan. I love you. Balik ka ulit dito. Namiss ko yung yakap mo. Matibay pa rin yung kama ng lolo ko. Hindi pa rin na... Ito pa rin yun. Walang nabago. Ang sayang bumalik sa ganito. Ang daming masasayang pwedeng balikan. Bawas lang yung saya kasi wala yung ano, yung pinakadahilan kung ba't nandito ako lagi noon. Kung bakit ako natira dito. Ang laki-laki nitong bahay na to para sa akin. Ang laki-laki ng bahagi ng buhay ko na nabuo dito. Kaya parang ang laki nitong bahay. Matagal na namin yung kortina. Alam mo ba, nung nagkukwento ko, nasa baba kayo yun, mag-isa na ako sa kwarto. Nahihirapan ako kasi naiiyak ako, tapos nahihiya ako dun sa mga cameraman. Bakit? Siyempre nahihiya ako. Yung pila ako nahagulgol lang ganun, kaya nahihirapan ako. Maraming bumalik na alam. Miss ko yung lolo ko. Wala nang laman yung kwarto, pero nararamdaman ko pa siya. I miss you. I miss you. This place is definitely one of the most beautiful places on earth. Because this place is just full of wonderful memories. Tsaka dito nakatira yung taong may pinakamagandang kaluluwa sa buong mundo na nakilala. And this will always be my home. I miss you. Thank you. Salamat, inaalagaan mo tong bahay na to kahit wala nang nakatira noon. Buhay na buhay pa din, no? Kahit na luma na, kahit nasisira na, buhay na buhay pa din siya. Itinanggal namin kasi. Pero buhay na buhay siya sa akin. Buhay na buhay siya sa akin. Hindi ko mapigil yung emotion ko dito sa lugar na to. Grabe. Eh, yung tissue! Ay, ako. Diyan sila nagsasayo sa sala pa. Sasayo kayo ng halina. Dalawa lang sila nagsasayo. Hindi, yung mga bata. Feeling ko dito nabuo yung pagiging ano ko. Bata. TV fan, TV addict. Kasi wala naman akong ibang pwedeng gawin dito kung di manood lang ng TV eh. Yung TV na yung nasa labas. Kasi sa bahay sa Tambunting, may oras ang panunood ng TV doon kasi kailangan namin mag-aral. Oh. Feeling ko dito nagsimulang babuo yung ano. Yung love ko for entertainment, yung gano'n. Nakikita mo siyang sumasayaw-sayaw dyan? Nakikita ni Lolo? Oo. Gusto ng Lolo ko tubula. Lagi gusto niya pag sumasali ko ng mga ano, tula-tula ng mga kontes. Nag-sink in na sa'yo na pagpunta mo dito. Ito yung first time na pumunta na wala si Lola, di ba? Alam mo, nung naiisip ko pa nang napupunta ako rito, may iba na ako, naluluha na ako. Pag, every time naman, pag pinag-uusapan itong bukaw, pag pinag-uusapan yung Lola ko, I can't help but be emotional. Yan siya eh. Mahalaga siya sa akin. Kasi nga napakahalaga sa akin ng lolo ko. Ito yung unang dalaw mo na wala siya. Oo. Oh. Nung huli kong pumunta dito, yun yung sinundo ko si lolo. Tatandaan mo, nung nagtampo siya sa akin. Kasi nung naging busy na ako sa showbiz. Sa townhouse tayo. No? Nagpaalam siya na uuwi na lang siya ng La Union. Kasi parang hindi naman na kami nagkikita. Oo. Wala naman na, wala na kaming oras na magkasama, kaya
feeling ko yung time na matanda na yung lolo ko, pero nagsisimula na siyang magkaroon ng maging sensitive, maging matampuhin. Baka hinahanap niya rin yung lugar na ito. Hindi, syempre hinahanap niya ako. So, umuwi siya dito. Tapos hindi ako, nung nalaman ko umuwi siya, so nagalit ako, nag-away kami. So hindi ako kumayan. Pinunta ko siya dito, tapos sinundo ko siya ulit. Pero sabi, nagsabi lang siya na, sasama lang siya sa akin kung magsasama kami sa bahay. Kasi that time, lumipat na ako ng bahay. So, pinupuntahan ko naman siya, pero hindi na kami magkasama sa bahay kasi kumuha na ako ng condo malapit sa ABS. So, sabi ko sa kanya, sige, nagsama kami sa bahay, sa townhouse. Yun, naging masaya na siya ulit. Ang gusto niya lang naman magkasama kami araw-araw. Kahit hindi niya ako nakakausap, yun, nakikita niya lang ako. Kahit ilang taon na bago ko, parang isang dekada na yata bago ko ulit pumunta rito. Pero pagbaba ko ng kotse, alam ko agad, hindi ako pwedeng maligaw dito. Hindi ko pwedeng makalimutan kung anong itsura niya. Hindi ko pwedeng makalimutan kung nasaan siya. Hindi ko pwedeng makalimutan kung saan siya nakatayo. Kaya kanina sabi mo ano eh. Alam ko. Dito na tayo, di ba? Lumagpas na yung isang kotse. I would feel pag malapit na ako dito. Kasi nandito yung puso ko for the longest time. Mahal na mahal ko yung kalaro ko, mahal ko yung lolo ko, yung mga lola ko, yung mga tiyain ko, mahal na mahal ko sila. Mababait silang lahat sa akin. Walang tao dito sa lugar na to na hindi mabait sa akin. Mabait silang lahat sa akin, mabubuting tao silang lahat. Kaya sila yung mga taong gusto kong balikan kahit saan ako makapunta. Gusto ko silang balikan lagi. Ay, hindi ako papayag na makakalimutan ko sila. The tears are coming from joy. The tears are coming from love. The tears are coming from things that are beautiful. Walang mainit. Alam mo yun? Kaya kanina nung pinapayungan ako nung pamangkin ko, nung anak mo, sabi ko, huwag mo akong payungan kasi gusto kong maramdaman yung init. Kasi mainit dito eh. Mainit dito sa lugar na to, pero iba yung init. Masarap yung init dito. Masarap. Tsaka tingnan mo, ang tagal ko na di napupunta dito. Pero it's still the same love that the people have for me. It's still the same excitement. It's the same love. Ang dami nilang binabanggit ng mga memories. Tanda mo? Lingering memories na, oo nga. Hindi nila ako itinuturing na hindi taga dito. Yung taga dito si Tutoy. Taga dito yung naging vice ganda. May dalang pagkain si Manong ano? Alin? Si Alin? Alin, kakainin natin yun. Tanggalin yung pilik na tayo. Let's go. Adit, di ba sa health, ano ka sa health center? Health? Wala kang duty ngayon. Ako ako. Sabi na midwife, kita ka na sabi ng midwife. So araw-araw nasa ano ka? Nasa okay. Center? Lunis na ako. Iba-iba ang schedule mo, Lunis lang. Kailan ka pa dun sa health center? Anong ginagawa niyo? Nag-office sa mga volunteer. 700 pesos a month. So, 3 pesos a day. Ang yung servisyong ibinibigay niya sa komunidad. Masaya siya. Healthcare worker ka, tapos 3 pesos a day ang kinikita mo. Volunteer ba siya doon? Oo. So, pero parang oo. Parang allowance lang, no? Oo. Yung kahit batang paslit nga, sa isang araw, pag naglalaro, di ba, magkano pang merienda ang ibibigay mo? Ngayon, 20. Nung araw, 5 piso. Ang pambili niya ng chichirya, magkano? Yes. Tapos yung healthcare worker, 3 piso. Di ba, parang nakakaawa lang. Parang ano? Hindi nila deserve. Hindi lang siya. Yung mga healthcare workers, hindi lahat, nila deserve. Oh. Especially itong panahon ng pandemic. Malaking hazardous sa health yung trabaho nila kasi frontliner lumalabas eh, di ba? Wala, hindi yung nagtatago sa loob ng bahay. Habang tayong lahat nagtatago sa loob ng bahay, sila nasa labas. Makikipaglaban. Exposed. Mas risky talaga. Ang lungkot lang, kaya
tayong mas maraming, mas okay na opportunity ang nakukuha at mas nakakaluwag-luwag sa buhay, di ba? Kailangan nating mag-extend ng tulong. Di ba? Ano mang laki nito, kailangan nating tulungan ng isa't isa. Kasi kung hindi, mahihirapan ang maraming makasurvive. Eh lalo na kung malapit sa puso mo yung gano'n, di ba? Parang mabigat. Parang mabigat sa kalooban. But I'm just so happy to see everyone. Mas ang dami niyong ginagawa. Pagod na pagod ka. Alam ka, hindi ka. Hinihintay ka, hindi ka. Mukha na yung tickets mo. Oo. Sino? Ayan. Kala ko, kala ko lang ito mga anak rito. Ikaw hindi pala, may kamag-anak ka pala. Anak ko yan, Vice. Kahi po namin. Kamag-anak mo ba ito? Asawa ko yan. Panganay namin. Ang panganay namin. Nagbalsik. Ano yung balsik? Yung baril. Yung kahoy. Ay, nagbalsik. Balsik. Nagbiyak. Kilala mo na ako ba isa? Oh, pero mamaya makakalimutan kita ulit. Good for one hour lang. Saan galing to? Ano, ikaw naggumagawa o kinukuha ko sa iba? Ah, talaga. Ito, dala ko to. Ako na yung gumawa niya. Oo. Tatlong araw po namin binake. Oo. Kinuha ko pa yan doon sa burol, doon sa tambong ko. Eh, nilibing na kasi agad, hindi pa naubos yung biskuit, kaya dinala ko rito. Diba? Masarap pa, diba? Expired na yan eh. Ganun sa Maynila, kahit expired na masarap pa. Ay! Kinasal ka ba? Sino ba tinatang mo siya? Hindi ikaw. Ako? Kinasal ka ba? Mga kababata mo, hindi mo dinalang. Bakit ko naman kayo imbitahin? Uy, ano kayo baka kapag dito? Pero gusto niyo ba dito magkaroon ng kasalan? Kasalan? Magpapatay kayo ng ano, ng baboy. Ay, hindi lang. Magpapatay kayo ng kapitbahay daw. Ha? Pwede ba yun? Gusto niyo ba dito? Magkaroon ng kasalan ba? Ay! Oh, sino magpapatay ng kapitbahay? Pero kayo ba lahat eh, masaya kayo. Pag nakikita niyo, masaya kami rito, no? Siyempre naman. Lumpan yan pa siya, oh. Ano pong mga kapilyuhan na ginagawa niya? Uy, kita ko, di ba? Kita ko ng bata. Kapilyuhan! Nuprang landi mo! Grabe ka magsasaytasa! Ano pong mga kapilyuhan? Ganyan ko sa iyo yan. Ano pong nalakan? Natakban namin sa sobrang landi yan. No! Grabe rin yung bunganga niya. Masaya kami dito. Lagi kaming masaya. Si Sisto, siya ang pinakamaliit noon, pero siya ang pinakamalikot kasi takbo ng takbo. Tapos walang salawal yan. Gawin mo nga ngayon. Takbo ka nga ulit dito, walang salawal. Ang dami ko nang nakain. Ako na nga lang kumain eh. Ako tinikman ko. Kaya natikman mo lumpia. Kasi ang palaman yan, lumpia siya ngayon. Lumpia siya lumpia. Gulay ba? Yan yung kalaban ng ano, lumpia hindi nakakalaban. Ito yun kasi lumpong Shanghai, lumpiang hinira. Okay! Okay, maglaro tayo. Anya nagan ko? Ha? Ay, Vice Ganda! Alam mo ba, anak? Vice Ganda! Bilisan mo ang bagay ko. Bilisan mo! Interview mo muna! Takal-takal! Ano pangalan niya? Vice Ganda! Bilisan mo! Sino gusto matanong uli? Next! Wait. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? You're welcome. O, sino gusto pa? Anong title nung show ko pag tanghali? Lakasan mo! Ay, buko! Kulang. Let's show! Sino gusto pa? Sino ang mas maganda? Si Vice Ganda o si Ann Curtis? Oh!
sabihin, ha? Malakasan natin! Sabihin mo! Tanggalin mo yung mask mo! Tanggalin mo yung mask mo! Malakasan mo! Isisigaw mo! Isigaw mo yung sagot, ha? Okay! Si Vice Ganda! Teka lang! Tanungin muna kita! Sino ang mas maganda? Si Vice Ganda o si Ann Curtis? Si Vice Ganda! Ay, anak ni Becca! Kalalo ko yung nanay mo! Tanggalin mo yung mask mo! Okay. Sino ang mas maganda? Si Liza Soberano o si Vice Ganda? Sabihin mo sa camera! Anong pangalan? Si Ate Vice Ganda! Okay. Ang tanong ko sa iyo, ha? Ang tanong ko. Sa lahat ng mga tao dito, tingin ka, sa lahat ng mga tao, sino ang kamukha niya? Sino ang kamukha niya? Turo mo. Sino kamukha niya? Turo mo, sino kamukha niya? Sino kamukha niya rito? Turo mo rito, sino kamukha niya rito? Turo mo lang! Ayan! 1,000! May alam kang kanta ko? Walika. What? Ha? Walika. Sawadika? Sawadika. Magkailima ng araw. Masaya lahat. Parang it was a celebration of friendship. It was a celebration of life. Like how family yung ganun. Parang reunion instant na ano, biglang reunion. Kasi alam lagi na lang mismo kasi humagulhol ka talaga. Like how many years ka nang hindi nakakita? Okay, hindi sa mas bati, di ba hindi naman? Oo. Hindi taglish lang yun. Like lang ang English doon. Sa LA kasi ganyan, di ba? Dapat like how many years ago din na dapat hindi ka nag-English kasi taga ng botas ka, di ba? Patas ng elementary, high tide, college. Wow. Kasi elementary mo lang high school kasi high tide. Tapos yung mga teachers doon sa Dabotas, ano? Naka? High heels. Ayun to naman si Nero. Ba't ako? Okay na, makain na tayo. Go! Happy birthday to you! No. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Growing up, that town was my home. Diba? Those people were my family.